Hi guys, so today is our fifth day, the day in Hong Kong, and ngayon ang ganap namin ay mag-church service kami kasi yung church namin is meron dito sa Hong Kong, and then after nun babiyahe kami papuntang Macau. So today's theme is black and white, but naka all black ako. Tapos of course, the usual, naka New Balance shoes ulit. So naka-jacket ako kasi magsisimba muna kami since sleeveless tong suot ko. And then, ha, backpack lang ulit. Actually, nagugutom na kami. So ang service is 9:30. So kakain muna kami sa Lan Fong Yin. So dun siyang sikat na breakfast place tsaka milk tea. So sa central yun. And yung church naman is sa next station naman, which is sa Siomuan. So hindi naman kami mahihirapan. Hindi ko na masyado na-end yung vlog kagabi kasi nga super pagod na. After naming kunin yung bakehouse, tapos kumain kami sa Siomhiki ba yun? Ano na, umuwi na kami kagad. Tapos nagmamadali na kami. Kaya hindi na din ako masyado nakapag-video. So, ayun. Hopefully today, ito yung medyo kinakabahan ako na itinerary kasi hindi ko masyado naaral yung sa Macau, tapos another country, tapos another yung mga bus. Di ko alam kung anong itsura ng transportation system nila. Unlike dito, super daling aralin. So, aaralin ko na lang din pag nakarating kami dun. By the way guys, magbabas lang kami papuntang Macau. Kaya, medyo mahaba din yung araw namin ngayon. And bukas na yung flight namin, actually morning time. Dapat gabi yun, pero nagkamali kasi kami ng book. So, 9 a.m. yung nabook naming ticket pa-uwi. So, most likely, mga 4, alis na kami, 4 a.m. At baka mag-airport express na lang kami. So, sa Hong Kong Goodies, yun yung gagamitin namin pang airport express. Meron kami tagto 200 na Hong Kong Goodies each kasi yung iba sa clock, tas iba yung na-claim sa sa MTR. Yun na, AMTR na namin. Though yung iba namin goodies na claim namin kahapon sa Ocean Park. Siguro ipopost ko, isasama ko na lang din sa vlog kung ginamit ko siya as Hong Kong goodies. And then, yun. Ano may ko nang sinabi? Madaldal ako eh. Since walang taong iba. Pero ayun, sana maging smooth yung travel namin today. Okay. Ayan, black and white ang coming team. Ganun. Nantok ako, ang aga na din nagising. Kita niyo ba yan guys, ang damit niya? Parang hindi kita dito. Sampay pa more. Pero nagsampay kasi siya dun sa room. Tapos nalaglag. Title ka na bin. Andito kami ngayon sa Cafe de Coral. Dito kami mag-breakfast. Ito yung malapit. Dapat sa Lan Fong Yin, kaso sarado pala yung pag-Sunday. Tapos yung isang brunch dito, 10:30 pa mag-open, kailangan na namin umalis ng maaga. So sayang, hindi ko man lang matry. Anyways, baka next time na lang. Dito na kami sa Cafe de Coral, since hindi pa naman namin na-order lahat. So, yun na naman na itatry namin. Then after na to, punta kami yung train station. Punta kami ng church para mag-service. Wang 1 to 100. Parang yun lang. Oh, this is many people. Chocolate.
Ano yung nilagay yan? Mga nabudol sa Jenny's Bakery. Pero sulit na pagar. Makakita ng lugar ng puro Pilipino. Ayun, parang bus station. So, done na kami sa immigration, done na din kami bumiling ticket. Ngayon, on the way na kami sa Macau. Mga 45 minutes to 1 hour daw yung travel. Ang bilis lang ng biyahe namin. Tsaka, ang bilis din ng process. Dapat pagbabiyahe kayo, may baon kayo ng chicheria. Wala kaming baon. Gutom kami. Tapos 1 hour pa yung biyahe. Good luck dito sa travel namin pa Macau. Kasi ito yung pinaka-list kong sinerge. So, abangan na lang mga pangyayari. Parang walang mga English translation. Nakakahasal magbiyahe ng commute dito sa Macau. Grabe ang init dito sa Macau, guys. Parang gusto mo medyo ano lang. Middle lang yung init. Dito na kami, guys, sa Fisherman's Wharf na ang tagal namin hinanap. Ang init dito. Ayun, pwede dito. Thank you.
Narating na rin kami guys sa Wakas sa Macau. Pero grabe yung pinagdaanan namin para makarating sa lugar na to. Kailangan naming maging pagod. And all. Ito yung CR guys ng Macau. Ang bongga ng CR nila dito sa Parisian. Venetian. Venetian pala. Tingnan natin yung toilet nila kung nanlalaban din. Makakagulat yung toilet. Nagpa-flush mag-isa. Hindi mo na kailangang utusan. Honey barbecue, choco pie, tapos orange juice and fries. Magkano yung honey barbecue? Parang 52. Grabe, antok na antok na. Naubos yung oras namin sa kakabiyahe. Parang 6 hours ata, puro biyahe lang yung pinagagagawa namin. Kaya super pagod. Namin parang nasayang na oras. Dahil dyan, tikman natin. Choco pie, puff pastry, Kit Kat. Hindi ko dalag. So, bumili kami ng take out na pancit. Tsaka siomay. Ang siomay dito ay siomay. And grabe guys, super nakakapagod sa Macau. Hindi namin in-expect na ganun. Hindi ko alam if ganun sa lahat, pero sa experience namin, halos parang 6 hours, puro lang kami lipat-lipat bus. Tsaka kung mahiluhin kayo sa biyahe, parang dapat may dala kayong gamot kasi sobrang nakakahilo yung daanan nila kasi paikot-ikot talaga. To dapat mamimili pa kami ng dagdag pa sa lubong kung nakaarating kami ng maaga-aga. Tsaka sapatos, kaso wala anong alas na kami nakadating dito sa Hong Kong ulit, mga 10 or 11. Super nakakapagod. So, ayun, alas kami dito sa
harilela ng mga 4 a.m. Pero check ko lang kasi mag-airport express kami. Gamitin namin yung Hong Kong goodies. So, ayun. Magtutuloy na ako ng vlog mamaya sa pag-alas namin. And hopefully, maging smooth lang yung pabalik namin. Kasi 9:25 a.m. yung flight namin pabalik ng Manila. So, sana enough time na yun pag nakalis kami ng mga 6 or makarating kami ng airport ng mga 6 a.m. Thank you so much, guys. Sorry yung iba, hindi ko na nabavlog. Pero, ayun. Iniisip ko baka gumawa ako ng video about sa thoughts ko about traveling here in Hong Kong. Kasi parang namin talaga realization. Na feeling ko helpful siya kapag ito yung first country na pinuntahan niya.